ng pangit na pag-ugali yung partner mo or masamang gawi, una po, pagsusugal. Giinom din siya. Diba niya? Hello po mga ka-business. Ito po, mapagpalang araw po. Magbablog po tayo ngayon dito sa Family Ka-Business kasi po, nandito po ang lahat. Nagluto po tayo ng konting merienda. Kasi wala po mapagsasalo-saluhan. Nagluto po tayo ng nilagang itlog at saka pancit canton po. Pancit canton po, madalang naman po kami magluto dito. Na tripan lang po namin. Ito po sila. Sino? Hello po, good morning. Good afternoon. Tayo po mga ka-business. Uy, wala pa pala naman. Anak, burot na pala mga ka-business. Mira. Mga ka-business, nag-aaya po si Kuya Buknoy. Nakalimutan po, naubos na pala mga ka-business. Pasubos na po ni Kuya Buknoy. Ibig sabihin, no, libansin. Marami po tayo mga ka-business. Tayo po kayo. Penguin, in the house. Tayo po. Si Ate Junjun. Tayo po mga ka-business. Mga ka-business. Mga ka-business. Kuya Koy Koy. Tayo na po mga ka-business. Si M1. Hindi po kaya na ka-business dito. Mga insilala. Oh! Diet na rin po si M1 mga ka-business. Diet pa rin kasi papunta po kong Japan. Wow! Sana all. Tsaka, Kuya, Panot. Mga ka-business. Ay, Kuya, bye-bye. Basa! Basa! Joke lang yun. Diba sabi nga ni Kuya? Panata nyo mga ka-business. Sabi nga ni Kuya ka-business, may mga kanya-kanyang bansag kami. Ha? Tsaka dito po si... Si Ate Mercedes. Si Ate Mercedes. Ay, mga ka-business. Bornok wife. At tsaka mga kids po nila. Ayun. Lame, mandang. At saka andito po pala si ano, si Nanay Chuchay. Kain po tayo. Chuchay ka dyan. Binisita po niya sila ate kasi po. Ano po? Imamassage daw po niya si ate mamaya. Para matanggal daw po yung pagod ni ate everyday. Dapat ka ikaw. Dapat ako po. Ano po eh? Puro lamig na ako eh. Wala ulap ko pa. Iba po lamig niya. Nawa magana. Alex, lamig na ito Alex. Puro lamig. Kaya pa buntit po. Buntag na lang po na. Huwag pa yung halin. Mamaya ka lang. Ayun, ayun siya na tinutupo. Tsaka po. Ay, makapi nga! Yun. Tignan po natin yung mga ibang tagwang sa labas, mga ka-business. Kung ano pong mga pinagkagagawa nila. Dibaling tinay? Apo! Tinay! May mabigandang. Ay, bigyan po natin yung mga ibang mga gagawang mga business. Oh, ito po yung isa. Hi, Kuya Bong! Hello! Bong! Ayun mga ka-business, wala po yung mga ibang kagwang. May mga pinuntahan po ata. So, dito na lang po muna tayo. Tignan po ninyo yung mga matatakaw mga ka-business. Ayan po. Si Kuya Penguin. Nabikit na rin. Tsaka, yan. Ate Kia. Hello, Ate Kia. Anong ginagawa mo, Ate Kia? Laro ko po. Ha? Laro ko po. Ganda mo na, Ate Kia, ha? Hi, Kuya Tony. Tsaka, magpapahinga lang po si Ate Josa. Kanina po is... Dito siya sa labas, mga ka-business. Dating na pa ako napapanood. Okay. Makanood lang mo. Nag-beauty rest si ate. Diba ate? Ito. Merienda ka dito ate? Ha? Merienda ba? Mamaya na lang. Mamaya na lang.
Sige, dito muna ako, teha. Hello po mga kabisnes, mapagpalang araw po sa ating lahat. Opo, hello po mga kabisnes. Naimbang nga ito tayo amin mga kakabis at Ilocano. Support tayo lang amin, ipapadins TV, tsaka kabisnes official mga kakabis at. So, tsaka po din kabisnes family. Opo. For today's video mga kabisnes, magsishare lang kami ng konting experience namin ni Lito. Opo. Ano po, magsishare lang po kami ng konting experience namin ni Lito. Ngayong kasal na kami, kumpara nung hindi pa po kami kasal. Opo. Diba? Anong masasabi mo, Han? Anong pagkakaiba ng buhay natin nung hindi pa tayo kasal kumpara ngayong kasal na tayo? Siyempre po mga kabisnes, malaki yung pagkakaiba. Unang-una po sa lahat, nung hindi pa kasal, siyempre nando na yung hindi masyadong nagkakaintindihan. Tsaka parang kahit anong gawin mo sa pag-aanap buhay, parang wala pa rin nangyari. Parang nandun pa rin yung bagaman na patay yung katawan pag-aanap buhay, pero parang wala nangyari. Hindi naging improve. Hanggang sa nagkasakit, nawala na lahat, ganun. Ika nga ay parang wala masyadong blessing, ganun. Dahil siguro hindi pa bless yung aming pagsasama. Opo, yun nga po. Kumpara ngayong kasal na kami, parang nandun na yung bas-bas ng ating ama. Opo. Na talagang bukod sa kasal, binasbasan din po nila yung pagkasama namin, yung bagang hindi lang sa pagkasama, kundi na makilala siya ng buong ika nga ay gumawa siya ng paraan para mas maintindihan namin yung kaloob niya. At nitong nakakaintindi na kami mag-asawa, nandiyan na yung ika nga ay nandiyan na yung mga blessing na binibigay sa amin. Nakakaipon na kami, nakakatulong na kami sa aming mga pamilya-pamilya. Kahit pa paano po. Tsaka higit sa lahat, nagkakaunawaan na po kami ng ika nga ay hindi katulad ng dati. Na dati mababaw lang yung pagkakaunawa namin, hindi namin maintindihan yung isa't isa. Ngayon medyo maintindihan namin yung isa't isa. Tsaka ngayon, ngayon po bagaman nag-aaway kami, pero hindi na nagtatagal po. Hindi na po katulad ng dating away namin. Yun po, yun nga po, ito naman, anong pagkakaiba naman? Yun. Para sa akin na mga kabisnes, malaki yung pagkakaiba ng buhay namin nung nagsasama pa lang kami as a live-in kaysa ngayong kasal na po kami. Kasi po, yun nga pong tulad ng sabi ni Lito, kahit anong mangyari pong gawin namin, parang may hadlang pa rin, parang napipigilan po yung blessing. Kasi po, yun nga po, wala pang bless yung pagsasama namin. Kumbaga para tayong parang nagsasama ng walang kasiguraduhan pa dati, diba? Ngayon po kasi mga kabisnes, syempre, magkaroon man kami ng problema, iisipin namin, ay, kasal na pala kami, diba? Hindi tulad noong hindi po kami kasal, ang nasa isip namin, siguro hindi lang po kami mga kabisnes, sa mga katulad namin, galing po sa live-in. Ano po, ang nasa isip ko po kasi noon, dali lang namang maghiwalay. Madali lang. Nalibangan.
kumbaga, mga ka-business, wala po kasing ano eh, walang pinangahawakan, diba ni? Ngayon po kasi, hindi na po tulad na, dati na, kung mag-aaway, laging sangkalan maghihiwalay. Hindi na po tulad ng kasal na hindi po basta-basta yun. Pag nagloko, pwede pang hindi magkademandahan. Yan ang maayos. Hindi, tsaka po, ang inaano po namin, yung billing po ng ating ama, na yung pinagsama niya ay dapat paghiwalay. Opo. Tsaka, maganda pa po kasi pag ngayong kasal na kami, alam mga ka-business eh, parang hindi man namin inaasahan, may dumadating pong paloob ang Diyos. Yun po. Kaya, natuwa din po kami nung mula nung ikasal po kami kasi hindi na po tulad noon na kahit anong gawin po namin, eh parang baliwala noon eh. Mga business. Tsaka po pala ano, meron lang po akong konting i-share para sa mga nagli-live-in pa lang or magbabalak mag-live-in. Para sa akin po mga ka-business, hindi po ako nagsasalita, hindi ko po sinishare to para po sabihin na nagmamagaling po ako. Hindi po. Based po lang sa experience namin ni Lito. Ito mga ka-business. Ano po, para sa po sa bigla ang pagli-live-in. Kasi kami po mga ka-business, bigla po talaga yung pagli-live-in namin. Ano po mga ka-business, mahirap po. Kasi hindi namin napaghandaan yung magiging buhay namin. Although may trabaho naman po ako nung una, nung bago po kami magsama. Siyempre, hindi na po namin naisip yon. Siyempre, bago po mapusok. Hindi mo in-expect yung mga pagdadaan ng hirap or pagsubok, di ba? Kaya, para sa akin po, mahirap po yung nagmamadali na magsama. Napakahirap talaga mga ka-business. Kumbaga yung nakikita nyo po na naging hirap po na itong mga nakakaraan mula nung na-vlog po kami ni Kuya ka-business. Hindi lang po yun, yung mga nahirapan na naranasan namin ni Lito mga ka-business. Marami pa po. Marami pa po kami. Na wala pa kami dito sa ka-business family po. Marami na pong hirap na pinagdaan namin dalawa. Kumbaga po, may mga naging lubak man po kami mula nung natulungan na po kami ni Kuya ka-business. Pero mas lala pa po yung mga naranasan namin mula nung hindi pa po kami natulungan nila Kuya. Kaya masasabi ko po mga ka-business na ang hirap yung ura-urada yung desisyon, di ba? Yun po. Saka mahirap po yung hindi niya po pinag-iisipan kung ano ang mangyayari sa hinaharap ng inyong pagsama. Hindi po kayo mahal niyo ang isa't isa. Hindi niyo na maiisipan na maghiwalay. Mali po kayo doon. Kasi oras na magkasama kayo, nandiyan na yung mga pagsubok na talagang anahin niyo yung inyong ikaw nga eh. Susubukin ang inyong pagmamahal. Yun po. Andun nga rin po yung ano eh, yung ilang beses na rin kaming nag-attempt maghiwalay dahil sa hirap ng buhay mga ka-business. Andyan pong awang-awa po siya kasi para awang-awa siya sa akin kasi andyang halos maghapon ako na namumuti ng talong dun sa Quezon Province po. Probinsya po nila lang. Para lang may kain o no, maibili naman lang kahit isang kilong bigas. Opo. Yun po yung time na nag-i-start po yung pandemic mga ka-business. Yun po yung start din ng struggle namin bilang
Hindi pa po kasi kami mag-asawa noon eh. Nagli-live-in. Hindi naman kalibin po. At saka po yung mga panahon yun po, talagang napakahirap kasi bukod sa hirap ka na sa buhay, talagang ikaw nandiyan na yung pagtatalo namin. Siyempre po, mga ano yung utak namin noon eh, mga hindi na makapag-isip na maayos kasi. Yung nga po, sa hirap ng buhay, halos wala na kami makakain, gano'n. Tapos, buri na lang, may mga shoutout nga po pala sa naging kaibigan namin dyan sa Quezon. Miss ko na kayo, mga ate. Apo. Ate, kuya, maraming salamat po na hindi po kayo nagsawa din na gumabay sa aming mag-asawa. Tsaka po sa natirahan po namin, maraming salamat din po sa pang-uunawa nyo sa aming dalawang mag-asawa. Sina Nanay Susing, at Lorna, yun po. Tsaka shoutout po kay ate, kila ate Maribel. Apo. Sa po. Naging amo ko po dati dyan sa Quezon po. Yun po. Napakalaki rin tulong nyo sa aming mag-asawa. Apo. Kayo rin yung isang umintindi sa aming mga ate. Maraming salamat nyo po. Apo. Kaya, huwag niyo sana po kami, huwag niyo po sana isipin na nakalimot po kami mag-asawa, hindi po. Lagi po kayong kasama sa amin, panalangin lagi dito. Hindi man po kami laging nakakakontak, pero hindi po kayo nawawala sa puso at isipan namin. Opo. Buong puso po kami nagpapasalamat sa inyo lahat. Yun po ah. Ingat po lagi kayo. Sana po nasa maayos po kayo. Maging ang inyong mga pamilya po. Yun po. Sana balang araw magandahan din namin yung kabutihang loob niyo po sa amin. Hindi po namin yung nakakalimutan. Diyan po sa naging kaibigan ko po kay Kuya Igay. Kay Kuya Igay yun. Sa buong pamilya niyo po, kay nanay, ilo po nanay, kina ate, yun po. Maraming salamat po sa pagiging supporting po sa amin. Suporta niyo po sa amin, pag-iintindi, ganun po. Ayan niyo po, darating at darating po ang araw, makakabawi din po kami kahit sa maliit na bagay lang po. Yun po mga kabusiness. Sila po yung mga taong hindi po kami pinabayaan. Hindi, although hindi po lahat maibigay nun yung ano namin. Siyempre, sa hirap na naman po buhay. Pero kahit pa paano, nasisiran po namin kami kahit pangkain. Nasisiran po nila kami. Opo. Ng pangkain. Opo. Pangkain, pangulam lang ng ano. Ayun. Alam niyo po mga kabusiness, ah, sino nakaka-relate dito sa sabihin ko. Sa iba po siguro, hindi makakayanan yung nangyari sa amin. Na sa umaga, ang pagkain lang namin, lugaw. Sa gabi, sa tanghali, lugaw pa rin. Hanggang sa gabi, lugaw pa rin. Alam niyo po kasi, sa sobrang hirap po ng buhay, talagang tinis po yun namin dalawa. May time pa nga po noon na ano, mga kabusiness. Kung hindi ako, si Lito po yung makakapag-diskarte sa amin ng 1 kilong bigas po, mga kabusiness. Hatiin ko po yun sa apat, tigo 1/4 po. Okay. Una, pangalawa po. Yung una po, pwede kong isain. Pangalawa, sasain ko. Siyempre, pangatlo po, wala po kaming ulam nun eh. Wala talaga kami inasang ulam, kundi mantika, asin. Hmm. Ano po, doon sa iba pong natitirang bigas, lugaw na lang po kasi maiba naman. Alam niyo po mga business, ang luto lang ng lugaw namin nun. May konting luya lang, tsaka asin. Opo. Yun lang po talaga. Awa naman po ng Diyos, nairaos namin yung hirap na yun kahit anong nangyari.
Opo, masasabi ko lang po sa bagong nagsasama at matagal-tagal na nagsasama. Kahit ano man yung dumating sa inyong pagsubok. Mag-away man kayo, maghirap man kayo, kung talagang mahal mo po yung isa't isa, bira lang. Opo, huwag na kayong bibitaw sa inyong pagmamahalin po. Opo. May mga tao man pong siguro hindi po nakakaintindi sa amin ngayon kasi hindi nakaka-relate or hindi naranasan yung mga naranasan namin mga kabisnes. Pero yung pinakwento po namin ngayon ay totoo pong nangyari sa aming buhay. Kaya nalala mo na, napakasakit nito ano, mga kabisnes, napakasakit ka na wala, alos, ayun na nga, wala ka na makakain, tapos ganun pa nga yung ano, nangyari sa inyo sa buhay. Ang matindi pa po yung pinapalayas pa po sa inuupahang bayad dahil hindi makabayad. Wala na kaming mabayad. Ayun, di ba mga kabisnes, meron tayong mga kabisnes na naranasan na halos pinalayas na ng ano, may-ari ng inuupahan mo dahil hindi na pala na kami makabayad. Ilang buwan na, di ba? Tsaka ano po mga kabisnes, experience lang po namin dito. Ito yung papalayasin po kami ng matirahan namin. Eh di maglilipat po kami nilito. Wala po akong pang-upa ng tricycle o ano mong sasakyan. Alam niyo po ang ginagamit namin mga kabisnes, ginagamit ko pala panghakot ng gamit ng ano. Yung wheelchair po nilito. Opo, yung wheelchair ko po doon. Yung una namin dating dito kay na kuya. Opo. Napakarami pong naitulong ng wheelchair na yun. Yung actually, nung pumunta po kami dito kay kuya, sira na po yun eh. Sa daan po, natanggal po yung hulong nun. Buti nga po, nakarating pa po kami doon sa barangay mga business. Kasi napanalangin ko po noon, sana wag masira. Kasi lalo kaming mahihirapan maghanap kila kuya kabisnes. Opo. Opo, sa totoo lang, alabang pa lang po noon, natanggal na yung isang gulong. Opo. Balik po tayo dun sa paglilipat namin pag pinapalis kami. Yun po, napakalaking tulong po ng wheelchair na yun. Kasi kahit abutin ako ng madaling araw mga kabisnes maglipat, yun lang yung katuwang ko eh. Opo. Yung wheelchair po nilito. Kaya, minsan po natutuwa, natatawa na lang kami pag naaalala yung mga naranasan namin ni Litong yun. Kasi although lagi kami nag-aaway dati. Pag naaalala po namin yung mga experience namin, yung mga kabisnes, tuwa-tuwa talaga kami. Sabi nga namin, buti na lang kahit lagi kami nagbabangayan dati. Hanggang ngayon minsan, yun know. Merong ginagamit ang Panginoong Diyos para hindi kami matuloy maghiwalay na ulit. Ay, yun po ay sila kuya po. Yan po yan po. Nagpapasalamat pa rin po kami unang-una po kay Ama. Pangalawa po sa ginamit niya na kasangkapan para matulungan kami. Kina Ate Kabisnes, Kuya Kabisnes, tsaka sa buong pamilya niya kay Papa Dins at Ibu Dang Bruce Dave. Opo. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ginawa, hindi lang po sa binago niyo yung pamumuhay namin, kundi binago niyo buong buhay namin, mag-asawa. Hindi lang sa pamumuhay, kundi sa spiritual. Na pamumuhay po. Gumagawa po talaga sila ng paraan para mapalapit sa amin. Mapalapit kami sa Panginoon Diyos. Tsaka po, yung turing po nila sa amin talaga po, hindi po iba. Pamilya po talaga. Opo. Maraming salamat po, Kuya. Kuya Kabisnes, Ate Kabisnes. Dahil hindi niyo po ipinagkait ang turing yung pamilya sa aming dalawa. At hindi niyo rin po ipinagkait na ibilang kami sa pamilya niyo. Yun po. Sa akin na Ate, Ate Budang, Boss Dave, Kuya Dave, Papa Dins. Maraming salamat po sa inyo na bilang itinuring niyo po kami yung Kuya Ate. At maraming salamat po dahil hindi namin nakita na
hindi namin nakita sa inyo na ibang tinuray tao kami. Tinuray kami iba. Opo, tinuray kami iba, kundi talagang pamilya. Buong pamilya niyo po, Kuya Ate. Sa inyong pamilya talaga. Saludo po kami sa kabaitan at pinapakita niyong pagmamahal sa amin. Opo. Kuya Ate. Tsaka, hindi pa po tayo doon nagtatapos, mga ka-business. Pwede po. Ah, sorry. Yun. Sige. Tapos po, nagpapasalamat din po kami sa aming mga mamagulang po. Magulang ni Vera, magulang ko po. Dahil hindi man nila pagustuhan nangyari sa amin, yun po, nagpapasalamat pa rin po kami dahil na nandyan sila na naging magulang namin. Kasi kung wala sila, wala rin po kami dito. Maraming po salamat, Nay. Salamat po ako sa inyo. Bagaman may mga struggle tayo. Dati. Eh, siguro po kasama din po yun sa ika nga ay yung tatahakin ko pong ano, pamumuhay. Yun po, para namin ano ba, mamulat ba ako sa pamumuhay ganun. Maraming salamat po at hindi ko po kayo makakalimutan. Siyempre naman, dahil magulang ko kayo. Dahil wala ako dito kung wala kayo dyan. Mahal na mahal namin dyan na eh. Sorry po ulit sa nagawa ko sa lahat-lahat na eh. Maraming salamat po. Love you. Ingat po kayo lagi. At saka siyempre sa... Tsaka siyempre sa nanay ko. Opo. Love you, nanay. Alam mo yan. Kamukha pa naman tayo, nanay. Yun po. At saka maraming salamat din po kay Bianan. Sa buong pamilya niya po. Kinabayaw, kinaate. Tsaka sa mga hipag ko at bilas po. Maraming salamat po sa taos puso niyo pong pagtanggap sa akin. Sa kabila po ng kalagayan ko po talagang... Tinanggap niyo po ako ng buong buo. Tsaka nandun po yung ika nga kahit ganito ko. Binabalik niya rin po yung respeto na ibinibigay ko po sa inyo. Nire-respeto niya rin po ako. Mapabata man o matanda po. Ika nga sa mga bayaw ko na nakakabata kay Vera. Mga pamangkin. Yun po. Nire-respeto nila po ako. Sa kabila ng kalagayan ko, ano po, hindi po nila ako minamata. Yun po, maraming salamat po sa buong pamilya niyo, Nay. Saludo din po ako sa inyo. Maraming salamat po sa pagtanggap mo po sa akin ng buong buo at hindi, ika nga, hindi nagkukunwari, kundi naramdaman ko po na binilang niyo po ako bilang pamilya niyo po. Maraming salamat po. Sana po, Nay, di ko man kayo labutan. Maraming salamat po sa inyo. Alam ko po na naririnig niyo po kami. At maraming salamat din po sa diri niyo po ika nga sa laging paggabay niyo po sa amin dalawa. Tay, ingat po lagi. Love you po. Nay, labi-labi po. Tsaka siyempre sa tatay ko, Kai, alam mo lagi kang nasa tabi ko. Salamat sa mga payo mo, Kai. At minsan, doon din ako umuhugot sa mga payo. Wala man kayo sa tabi ko, Kai, nararamdaman ko nandito naman kayo sa puso ng mga pangaral ng puso sa akin. Maraming salamat po. Sa mga ka-business, pasensya na kayo at nagkadramahan po tayo ng konti. Ayan po. Gusto lang po namin kasi mailabas yung mga damdamin namin about sa family, kila Kuya Ka-business, Ate Ka-business. So, hindi pa po tayo dyan nagtatapos mga ka-business. Gusto ko lang po magtanong sa aking asawa. Yeah. Ni? Oh. May question ako ni. Ano yun? Huwag lang English, ha? Ilocano? Ay! Ano ni? Ano yung hindi mo makakalimutan na pangyayari or nagawa ko mula nung magsama tayo? Ang hindi ko makakalimutan? Yeah, halos lahat naman ng ginagawa mo sa akin, hindi ko makakalimutan. Pinaka natuwa ka, ganun.
hindi. Halos lahat naman natutuwa ako. Siyempre, sino ba naman ako, di ba, mga business? Di ba? Alam naman natin, marami tayo pagkukulang. Pero, lahat-lahat, handa, ikaw nga, handang gawin lahat ni Vera para sa akin, di ba? Kung kayo mga business, kaya tayo ng sitwasyon, di ba? May babae na kayang gawin lahat para sa'yo. Di ba, kahit anong ginagawa niya para sa sa'yo, di ba? Siyempre lahat, matutuwa ka, di ba, mga business? Kaya, wala kong maisip na piliin sa lahat ng ginagawa mo, kundi sabi ko nga, lahat ng ginagawa mo, matutuwa ako, masaya ako, at hindi ko makakalimutan yun. Han. Oh, shit. Joke lang mga business. Natuwa naman ako doon mga business. Kinikilig naman ako sa mga bato ng aking Diyosawa. Yan. Ikaw, may gusto kong itanong. Hindi. Pastok to ngayon mga business. Same lang din yung tanong mo. Ano ba yun? Yung ano yung hindi mo makakalimutan na at naging masaya ka ng ginaba sa ginawa ko. Siyempre, unang-una, naging masaya si Dambu. Ay, naging masaya ako sa ano. Sa binigay mong pagmamahal, pag-unawa. Siyempre. Masaya ba yan? Tingin mo masaya. yung totoo ka business, mga ka-business. Masaya ako, siyempre, binigyan mo ako ng pagmamahal na tunay. Natanggal mo yung pagkababaero mo. Ha? Babaero daw? Business. Tsaka, siyempre, yung mga dating gawi mo na hindi ka rapat-dapat natanggal mo. Alam mo na kung ano yun. Tsaka, siyempre, may isa akong hindi malilimutan mga ka-business. Benta ko sa mga ka-business. Ano yun? Ano? Isang beses umalis siya mga ka-business. Kahit wala na siyang pera pabalik. Gusto niya akong pasalubungan. Kasi ito po mga kabusiness, pag naalis gusto niya may pasalubong po sa akin lagi. Isang beses po umalis siya. Ano po? So gusto niya kahit papano may pasalubong sa akin. Bumali po siya ng lumpiang toge. Bumali po siya ng lumpiang toge mga kabusiness. Ang masama, yung lumpiang toge, nilagyan na ng suka. Lunay-lunay na. Pagdating sa akin, barang babad na ano, mga ka-business. Sino nakaka-relate dyan, mga ka-business? Yung ano, yung tipong ilang oras na mga ka-business yung nababad na suka. Siyempre, ikaw naman ang pinasalubungan, ayaw mo naman masaktan yung dumdami ng pasalubong sa'yo. Siyempre kahit, ayaw mo na sanang kainin kasi ganun na yung itsura eh, mga ka-business. Yung parang babad na naewan yung lumpiang togi sa ano, suka. Pinilit kong kainin mga ka-business, ang masama, madaling araw na. Tapos tatanungin ako, nagustuhan mo ba? Sagot ko mga ka-business, oo naman, thank you, ang sarap! Pero nung pala, sinisikmura na ako mga ka-business kasi madaling araw ba naman? Pakainin ka ng babad na lumpia. Babad sa sukang lumpia. Yan, ang hindi sa akin hindi ko malilimutan po kay The Penguin. Hindi, ganun po ako. Kaya po ganun nangyari po. Nung nagbabaita plus pa po ako yun. Opo. Nagpunta ako sa seminar ano po. Pagdating po kasi sa seminar, hindi sa seminar, may binibilang po gano'ng mga pagkain po gano'ng. Bumili po ako ngayon tapos may, nagkulang po yung pera ko noon kasi may pinunta pa po kami ng iba bukod pa po sa seminar. Isinama po ako ng katrabaho ko sa isang naming upline. Ano po. Yun. Hanggang madaling araw na ako nakauwi po. Ay yung binili ko lumpia mga alas 4 ng hapon. Eh sayo lang sayo pa siya mga kabusiness kasi may pasalubong. Opo. Malay ko po ba na gano'ng mangyayari kasi yung suka na po eh. Ang alam ko kasi makaka-uwi agad ako. Ay inabot po ako ng, sa alas 4 ng hapon, inabot ko po ako ng, dampas na ng... stress? No, hindi. Nasa ano niya tayo, mga alas 4 ng madaling araw. So yun mga kabusiness. Opo.
Ang tatanong niya, masarap ba yung pasalubong mo? Alam niyo ang sagot ko mga kabisnes, oh, ang sarap, thank you, ah. Kahit babad, sinisikmura na talaga ako mga kabisnes. Isa yun sa hindi ko malilimutan kay Lito mga kabisnes. Ano po kasi siya, kahit ganito lang to, ganito na talaga siya. Hindi ba mga kabisnes? Kahit ganito lang po si Lito, pag ito po naalis, mas sweet po to. Gusto niya may pasalubong, yun po. Kahit maliit na bagay lang mga kabisnes, syempre nakaka-proud naman bilang asawa, di ba? Yung kahit papaano, hindi ka nalimutan ng asawa mo. Kahit babad na yung toge. Yan o, kabisnes. Na-share ko lang kasi, isa yun sa... Hindi ko talaga malimutan, minsan po natatawa na lang ako pag naalala ko. Yun. Apo. Ano pa yung mga experience mo? Wala yung nagsama tayo. Siyempre. Yung pa, pasensya na po at medyo... Nalobat lang po. Nagpalit lang po kami ng battery mga kalasnes. Anong tanong mo? Yung ano? Ano pa yung matatagpag mo doon? Yung... Ano pa yung experience ko na hindi ko makakalimutan? Mula nang sama tayo. Experience or nabigay or... Experience na lang po mga business. Yung panahon na... Ano, hindi pa tayo masyado nagbabago. Ano po? Nandiyan po yung... Nasa akin po yung pagsusugal. Ganun. Yung mga business na... Yung sinundong ako sa sugala, pinaglakad mo ako napakalayo. Grabe talaga, sabi ko nga, hindi ko talaga makakalimutan yun. Ito po kasi mga kabisnes, nung bago po talaga kami, nagpupunta po talaga siya sa mga patay. Mm-hmm. Eh, pinakaayaw po yung magsusugal po. Kasi malas po yun sa buhay. Opo. Yun po yung proud ako kasi yun po yung mapaalis ko sa kanya. Yun po yung napatanggal ko sa kanya na hindi inaasahan ng ibang tao. Apo. Na matatanggal po niya. Alam niyo po mga business, ano, kahit sa liblib na lugar, nakakarating ako dyan. Kasi, dati. Apo, dati. Yun nga po, nung minsan, na ano, nagpaalam ako sa kanya na sa pinsan ko pupunta. Pero nagpunta po ako sa patay, nakakilala ko po. Nagsugal po ako doon. Kaya lang mga business, nagpunta, nalaman ni Vera kung saan yun. Namoy ko po kung saan siya. Pagdating doon ni tinawag niya ako tapos sabi niya umuwi ka. Pambira yung nilakad ko napakalayo mga kabisnes. Anong layo mga ito ko na kuya hanggang ano sa sport complex. Mga ganun. Palayo. Mga ano mga kabisnes mga 10 kilometro. Basta malayo po mga kabisnes. Napakalayo po mga kabisnes. Talagang ang kaanahan pa nito mga kabisnes, ayaw niyo akong pagpahingahin. Diretso. Diretso. Kasi syempre mga kabisnes, galit ako yung time na yun. Diretso. Pero may kagandahan po mga kabisnes. Doon, sa simula po ng pangyayaring yun, natanggal po ni Lito yung pagsusugal. Opo. Mga business. Kaya, hindi po, hindi naman po as in magsusugal siya eh, kasi no, wala naman siyang perang dal. Oo, nandun na tayo sa magsusugal siya dati mga kabusiness. Pero proud kalakihan. Ako mga kabusiness. Hindi po kalakihan yung sinusugal po. Pero nagsusugal ka pa rin, di ba mga kabusiness? Wala ka dyan! Pero, proud ako mga kabusiness kasi oh, kasi, yun yung So yun mga kabisnes, proud ako kasi yun yung natanggal ni Lito na pinaka-worst talagang ayaw. Opo. Kaya, believe ako rito mga kabisnes, nang dahil sa pag-ibig, nagbabago siya. Sana all. yun, tunay yun mga kabisnes. Kaya, kapit lang. Wag. Kapag, hindi naman as in pag nakitaan mo kasi ng pangit na pag-ugali yung partner mo or masamang gawi,
iiwan or hihiwalayan mo. Hmm. Kung maaari, hanggang kaya, baguhin. Baguhin mo kahit pa konti-konti. Di ba mga business? Hindi naman po ako sa nagbubuhat sa bangko, pero proud po ako sa nagawa ko para sa pagbabago ng aking asawa. Alam niyo po kung anong natanggal niyan. Una po, pagsusugal. Dati po, nagiinom din siya. Diba niya? Ngayon, halos wala na. Wala na talaga, as in. Hindi na siya nagsusugal. Tatlo na lang po yung iniinom pa mga ka-business. Kape, tubig, at saka siyempre, soft drinks po. Baka naman, joke lang po. Pero madalang po sa soft drinks kasi inaano ko rin po, baka kasi magka-diabetic, mahirap din, di ba mga ka-business? Tsaka lahi po namin may diabetes po. Eh baka po wala nang kamay at pa yung asawa ko eh. Ano nang maputol sa susunod yan mga ka-business? Baka doon maputol pa yung gitna ay pambihira, itatapo na tayo ni Dambu. Kawawa naman si Dambu. Di ba mga ka-business? Joke lang po. So, yun lang po. Sana po may na-share kami kahit papano sa naging buhay namin ni Lito. Sana po na pulutan niyo po ng aral sa kahit konti lang po. Sa simple namin share sa inyo. Tsaka sana po, lagi kayong nandyan. Supportahan po ang Ka-Business Official, Ka-Business Family, Papadins TV. Tsaka siyempre sa mga kapatid namin kagawang na tatlong mga YouTube channel. Kagawang Intoy, tsaka kagawang Buknoy, kagawang Bay, Papaya. Yun po, mga business, supportahan po natin silang lahat dahil sa pagsuporta po natin, meron silang matutulungan ng tao, katulad po namin. Lalo na po sa Ka-Business Official, syempre, yun po yung main channel ng ating Kuya Ka-Business. Huwag po nating kakalimutan. Baka po may mga yung mga kamag-anak kong iba dyan, baka hindi pa natin sila lahat na isusubscribe. Subscribe na po tayo. Apo. Para may mga may iba pa pong matulungan sila kuya, ka-business. Apo. Natulad namin kahit papano nai-guide nila kuya at natutulungan sa pamamagitan po ng Ka-Business Official mga ka-business. Okay. Tsaka, so hanggang dito na lang po ang aming munting vlog. Sana po may na-share kami at meron kayo natutunan kahit papaano sa mga aming sa aming nakaranasan ni Lito bilang naging magka-live-in hanggang sa nagpakasal. Yun po. So, see you next vlog mga ka-business. Bira lang po mga ka-business. Salamat po.